Good morning. For today's discussion, for today's lesson, we will talk about Rizal as a reformist and a revolutionary. Ating nga alamin, si Rizal nga ba ay reformist o isa pa siyang revolutionary? At alam naman natin kung ano yung pinagkaiba ng salitang reformist at revolutionary. Kapag sinabi natin na reformist, ito ay pakikipaglaban sa mapayapang paraan. Kapag sinabi naman natin na revolutionary, ito ay pakikipaglaban sa pamamagitan ng tahas. Ano nga ba yung ginamit ni Rizal na paraan sa pakikipaglaban sa ating mga oppressor na mga Espanyol, mga Kastila? Alam naman nating lahat na siya ay gumamit ng tinatawag natin na pagsusulat. Ginamit niya ang pagsusulat, partikular ng kanyang dalawang nobela, para maipabatid sa mga Kastilang ito yung mga ayaw niya at gusto niyang mangyari para sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Ngayon, tunghayan natin kung siya ba ay isang revolutionary. At the end of this lesson, you should be able to discuss the ideals and advocacy of Rizal for the Philippines and the Filipino. And letter B, assess if Rizal was a reformist or a revolutionary. For this lesson, we will talk about the rights of the people, specifically civil and political rights. Yun yung ideals, yun yung mga advocacies ni Rizal para sa mga Pilipino. Ano nga pang gusto ni Rizal para sa mga Pilipino? At ano yung nais ni Rizal na makamtan ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas? At yun nga, we will assess if Rizal is a reformist or a revolutionary. Sa ating Philippine Constitution, siyempre, familiar naman tayong lahat sa tinatawag natin na Philippine Constitution. Ito ang kabuuang batas o pinakamataas na batas ng bansang Pilipinas. Sa ating Philippine Constitution, nandito yung iba't ibang konsepto. Konsepto ng truth, justice, freedom, love, equality, at yung tinatawag natin na peace. Ang mga konseptong ito ay ipinababatid sa atin at makikita natin ito sa tinatawag natin na Philippine Constitution. These concepts are considered universal principles. Bakit ikinoconsider ito na universal principles? It is considered universal principles so that all groups of people of different nations have ways to give them effect and give their constituents opportunities to enjoy these concepts. Truth, justice, freedom, love, equality, and peace. As in our Constitution, pinapahalagahan nito yung tinatawag natin na human rights. At parte ng tinatawag natin na human rights ang tinatawag na civil and political rights. Bakit? Kasi nililimitahan ng tinatawag natin na Philippine Constitution yung tinatawag natin na fairness. We have to exercise to promote fairness. And syempre, yung iba't ibang responsibilities natin as a citizen or as a Filipino citizen of this country.
Kaya tinatalakay dito sa Philippine Constitution yung mga karapatang pantao na mayroon tayo. Have you experienced being discriminated? What did you do? Of course, lahat naman tayo ay nakararanas ng pinatawag na discrimination. Discrimination in size, discrimination in our color, discrimination in our race, religion, and others. Iba't ibang way yung tinatawag natin na discrimination. Most of us, syempre, kagaya nga ng nasabi ko, we experience being discriminated. At noong unang panahon, even yung ating pambansang bayani na si Dr. Sa Rizal, naka-experience din siya ng tinatawag natin na discrimination. Lalong-lalo na yung ating mga Pilipino noong unang panahon. Nakaranas sila ng discrimination sa mga Kastila o sa mga Espanyol na ito. Bakit? Kasi walang kakayahang ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang sarili. Kasi takot sila, natatakot sila na sila ay saktan ng mga Espanyol, mga Kastilang ito. Natatakot sila na sila ay maging excommunicado. Natatakot sila na sila ay ikulong during that time. Kasi wala silang mga karapatan. Unlike ngayon na mayroon na tayong tinatawag na civil and political rights. Ano ang ibig sabihin ng civil and political rights? Kapag sinabi natin na civil and political rights, these are a class of rights that protect individuals' freedom from infringement by governments, social organizations, and private individuals, and which ensure one's ability to participate in the civil and political life of the society and the state without discrimination or repression. Kapag sinabi natin na civil and political rights, tayo ay mayroong karapatan. Ang mga tao, ang mga Pilipino ay mayroong mga karapatan na pinapahalagahan yung mga ugnayang sosyal o pakikisalamuha ng tao sa kanyang kapwa. At mayroon na tayong mga karapatan na makilahok sa mga gawaing pampolitika na hindi man o na hindi na tayo nadidiscriminate or walang halong discrimination. Ito ang tinatawag natin na civil and political rights. Ating paghiwalayin yung kahulugan ng dalawa. Kapag sinabi natin na civil rights, o sa Tagalog ay karapatang civil, sige, Jay. Kapag sinabi natin na civil rights, sige, Jay, next. Political rights muna. Kapag sinabi natin na political rights, these are rights of people to participate in government and political processes. And kapag sinabi natin na political rights, kabilang dito yung tinatawag natin na natural justice. Pagkakapantay-pantay natin sa batas. Kabilang dito, yung karapatan ng mga akusado o mga nagkasala. Kabilang dito, yung right to a fair trial, due process,
right to seek redress or a legal remedy, and the syempre, right of participation in civil society and politics, such as freedom of association. Tayo ay binibigyan ng karapatan para depensahan o idepensa ang ating mga sarili. Kabilang din dyan yung karapatan natin sa pagboto. Kapag sinabi natin na political rights, mayroon tayong karapatan para makilahok sa mga gawaing political. Karapatan natin ang makilahok sa mga gawaing pampolitika. At halimbawa noon ay ang pagboto o pakikilahok sa halalan. Bilang mamamayan, mayroon tayong karapatan para manungkulan. At siyempre, bilang mamamayan, karapatan natin na makuha yung iba't ibang serbisyo na ipinapatupad ng ating pamahalaan. Kapag naman sinabi na civil rights include the ensuring of people's physical and mental integrity, life and safety, and the protection from discrimination on grounds. Kapag sinabing civil rights, pinapahalagahan nito yung ating ugnayan, yung ugnayan nating social o yung tinatawag natin na pakikisalamuha natin sa ating kapwa. Paano nga ba tayo makisalamuha sa ating kapwa o sa bawat isa? Yun ang tinatawag natin na civil rights. Okay, narito ang mga halimbawa ng tinatawag natin na civil and political rights. Examples of civil and political rights are the following. Letter A, right to vote. Karapatan natin bilang mamamayan ng isang bansa ang bumoto. Ang pagboto ay responsibilidad natin at karapatan natin bilang mamamayan. Responsibilidad natin at karapatan natin na mamili kung sino man yung nais natin na maging pinuno o maging leader ng ating bansa na sa tingin natin ay karapat-dapat. Mahalaga na matupad natin itong gawain na ito. Mahalaga na tayo ay makaboto. Kasi ito ay nangyayari lamang kada election o tuwing election. At hindi naman ito nagaganap taon-taon. Diba? Tuwing election, tayo ay bumoboto at kung sino ang mananalong leader ang siyang uupo sa pwesto for that particular position. At magkakaroon siya ng karapatan o kapangyarihan na pamunuan ang kanyang mamamayan. Ang ating mga pinuno, ang ating mga leader, magkakaroon sila ng karapatan sa paggastos ng pondo mula sa buwis ng mamamayan. At ang ating mga pinuno, mayroon silang karapatan na o kakayahan na magbigay ng utos dahil sila ay nasa mataas na posisyon. Kaya tayo bilang mamamayan, mahalaga ang pagboto sapagkat ito yung paraan natin ng paggamit ng ating karapatan para mamili ng pinuno. Lalong-lalo na ngayon, syempre, on this coming May 9, okay, we have national elections, we have local elections, and dapat nating piliin. Dapat tayong pumili ng karapat-dapat na magiging pinuno ng ating bansa. Next, right of fair trial. And right of fair trial, ang pinag-uusapan natin dito ay ang karapatan ng mga accused or ng mga akusado. Ano ang karapatan ng mga akusado? Karapatan nila na sila ay humarap sa korte. Bakit sila haharap sa korte? Haharap sila sa korte
sa court upang malaman kung legal ba o naayon sa batas ang kanilang pagkaka-detain o yung kanilang pagkaka-kulong o yung pagkaka-aresto sa kanila. Legal ba yon? Ang sino mang akusado ay mayroong karapatan na manahimik sa panahon na ang kanyang kaso ay iniimbestigahan o sinisiyasat. Bukod pa dito, ang akusado ay mayroong karapatan na kumuha ng o kumuha o magbayad ng kanyang abogado na kakatawan sa kanya sa hukuman upang mas higit niyang maunawaan kung ano ang dahilan ng kanyang pagkakapulong at kung ano yung mga batas na nilabag niya bilang isang akusado. Kung sakaling walang kakayahan ang akusado na kumuha o magbayad ng kanyang abogado, ang pamahalaan ang may pananagutan upang siya ay mayroon ng abogado na magtatanggol sa kanya sa panahon na siya ay lilitisin. May karapatan siya na ipagpalagay ang kanyang sarili na siya ay inosente hanggat hindi pa napapatunayan na siya ay nagkasala. Maliban doon, mayroon siyang karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili at magpaliwanag patungkol sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. At karapatan din ng akusado na magkaroon ng mabilis at patas na paglilitis. Kabilang na doon yung pagkalap ng mga proof or evidence na may kinalaman sa kanya. Ang ating akusado, hindi siya pwedeng pilitin na maging witness o saksi laban sa kanyang sarili sa pamamagitan ng sa pilitang pagpapapirma sa kanya sa anumang kasulatan na sinasabi niya na siya ay mayroong direktang kaugnayan doon sa krimen at sa biktima. Kaya mayroon tayong tinatawag na right of fair trial. Ganun din kapag diba inaaresto ng mga pulis ang isang akusado na pinapaliwanagan siya nito, ikaw ay mayroong karapatan na manahimik, ikaw ay mayroong karapatan na kumuha ng iyong sariling abogado. Kung wala, ikaw ay bibigyan ng ating pamahalaan ng ating gobyerno. Kaya, good thing, mayroon tayong tinatawag na right of fair trial. At yung mga nabanggit ko kanina, ang karapatan ng mga akusado. Letter C, right to government services. Madami tayong mga serbisyo na pwedeng matanggap sa ating gobyerno. At iba't ibang paglilingkod ang isinasakatuparan ng ating pamahalaan upang matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Madami tayong mga department, Department of Education, Department of Education para magpatayo ng mga paaralan para sa mga kabataan at para sa matatanda, para magkaroon ng edukasyon o makapag-aral ang bawat mamamayan. Ano pang serbisyo? Department of National Defense. Ang Department of National Defense, ang isa sa kagawaran na itinalaga ng ating pamahalaan para saan? Ito ay para ipagtanggol ang ating pamahalaan at ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Kaya tinawag sila na Department of National Defense para magkaroon ng
patahimikan at kaayusan ang ating bansa. Ano pang serbisyo ang nais o dapat tugunan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Interior and Local Government, Department of Interior and Local Government, yan, nagkakaroon ng kabuhayan ang mga mamamayan dahil mayroong pamahalaang lokal o national o local government, mayroong mga pinuno sa bawat barangay, mayroong pinuno sa bawat bayan, sa mga lungsod o lalawigan, nandiyan ang ating barangay captain, ang ating mayor, ang ating governor, ang ating congresswoman, at sila yung namamahala sa local government. At dahil dyan, nabibigyan ng iba't ibang mga proyekto ang ating mga pamahalaan, katulad na lamang ng proyektong pangkabuhayan. Ano pang serbisyo ang dapat nating makuha? Right to government services. Andyan ang Department of Environment and Natural Resources. Andyan ang Department of Environment and Natural Resources para ibalik yung kasaganaan at kaayusan ng mga likas na yaman ng ating bansa. Kung mayroong likas na yaman ng ating bansa, magkakatulong ito sa ating turismo, sa kabuhayan ng bawat mamamayan. Ano pang serbisyo sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment? Yan. Ang dole ang siyang namamagitan sa mga employer at sa mga employees. Kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan para maiwasan yung welga, yung mga union, yung mga pagkatanggal ng mga employee natin sa mga trabaho, andyan ang dole. Ang Department of Health. Ang Department of Health, pinangangalagaan nito siyempre ang kalusugan ng ating mamamayan. Kaya mayroong mga pampublikong paggamutan, mga hospital, mga clinic. Yan, andyan ang Department of Health. At isa sa serbisyo na kailangan nating makuha, siyempre ay ang maayos na kalusugan bilang mamamayan. Ano pang department? Department of Science and Technology. Department of Science and Technology, yung DOST natin, pinauunlad nito yung ating mga kaalaman sa science and technology, syempre from the department itself. Yan. At ito ay tinataguyod ng ating mga paaralan. Ano pang department? Yung ating DSWD, Department of Social Welfare and Development. Yan. Ang DSWD, handa silang tumulong sa bawat pamilyang Pilipino. Halimbawa ay kapag tayo ay nabiktima ng bagyo, ng sunog, ng baha, ng lindol, at ng iba pang mga kalamidad. Andyan ang DSWD para tulungan ang mga mahihirap upang mapatatag yung kanilang mga pamumuhay. Yung kabilang dyan, yung ating mga musmus, halimbawa yung mga iniwan ng mga magulang, naiwanan ng mga magulang, inabandona ng mga magulang, kabilang din yung mga matatanda na wala ng mga anak na mag-aalaga sa kanila, mga kapuspalad, mga mahihirap, at syempre yung ating mayroong mga kapansanan. Yan. Ang gawain ng DSWD ay tulungan at paglingkuran ang mga pamilyang ito. Ano pang department? Department of Agrarian Reform.
ang Department of Agrarian Reform ay magbigay ng lupa o mabigyan ng lupa yung mga magsasaka na bahagi ng lupa na kanilang isinasaka. Yan, ang Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng programang ito or ng departamentong ito, yung mga magsasaka natin ay nabibigyan ng lupa na bahagi ng kanilang sinasaka. Ano pa? Ang Department of Justice, ako siyempre, ang Department of Justice ay nandito para magbigay sa atin ng katarungan sa ating bansa. Mahirap ka man o mayaman, tayo ay dapat pantay sa pagtingin sa batas at hukuman. Kung itong mga mahihirap natin namamamayan ay hindi kayang magbayad ng abogado na magtatanggol sa kanila, andyan ang Department of Justice. Andyan ang ating pamahalaan para sila ay bigyan o pagkalooban ng abogado o tagapagtanggol. Next natin ay Department of Agriculture. Yan. Ang Department of Agriculture, sila ay nagpapautang ng puhunan, ng mga abono, ng mga machinery, mga modern technology na nagagamit natin sa pagsasaka. Yan. Ilan lang yon sa iba't ibang mga department at ang ating pamahalaan ay nahati sa iba't ibang departamento o pagawaran para tayo ay mabigyan ng iba't ibang service, right? To government services. Next, letter D, right to a public education. Karapatan ng bawat mamamayan, syempre, karapatan ng bawat tao ang edukasyon o magkaroon ng edukasyon. Bakit? Kailangan natin bilang mamamayan o bilang tao na matuto at matutong bumasa, matutong sumulat. Malaman natin kung ano yung ating kapaligiran, kung ano-ano mga nangyayari sa ating kapaligiran, mapag-aralan ng ating lipunan, at siyempre tayo ay makipag-komunikasyon sa ibang tao. At sa pamamagitan ng edukasyon, magagawa natin ito. Ang edukasyon ang isa sa mga batayang karapatan ng bawat tao. Yan. Mahalaga ang edukasyon tulad ng kahalagahan ng pagkain at tahanan na pangunahing sangkap natin sa ating buhay. Kung ang pagkain ang kailangan natin para tayo ay maging malusog at ang tahanan para sa ating katawan, ang edukasyon naman ay kinakailangan natin para sa ating isipan. Bakit? Kasi pinapaunlad ng edukasyon yung ating kaalaman. Diba? Sabi nga, knowledge is power. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang kapangyarihang taglay ng isang tao ay nakasalalay kung paano niya ito ginagamit. Ang edukasyon ang isa sa mahalagang patakaran ng isang bansa o ng isang pamahalaan na dapat isulong ng ating gobyerno. Kasi ang edukasyon ang tanging paraan upang maunawaan ng mamamayan ang kanyang kasaysayan, ang ating kultura, ang ating mga tradisyon. Dahil pinag-iisa ng edukasyon ang isang bansa. Next natin, right to use public facilities. Yan. Bilang mga mamamayan ng isang bansa, karapatan natin ang gumamit ng mga public facilities na ito. Kagaya ng
library, mga paaralan, o mga classrooms, silid aralan, mga palikuran, o mga comfort room, mga kainan, mga restaurants, mga parke, o mga palaruan. Yan. Para pata natin bilang mamamayan ang makagamit ng mga public facilities na ito nang hindi tayo nakararanas ng anumang discrimination. Letter F, right to liberty and security of the person. Yan. Siyempre, kung mayroon tayong karapatang mamuhay, dapat tayo ay malaya. At dapat tayo ay mayroong kapanatagan sa ating sarili. Bawat tao ay may karapatan sa buhay, karapatan sa kalayaan, at karapatan sa kapanatagan o security sa ating sarili. Bakit? Kasi ang ating buhay ay binibigyan natin ng mataas na pagpapahalaga. Ang ating kalayaan ang siyang nagbibigay ng tunay na kahulugan at layunin ng ating buhay. Ang kapanatagan o security sa ating sarili ang siyang naguudyok upang magpatuloy tayo sa ating buhay. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng right to liberty and security of the person. Sa kahit anong bansa, ang buhay ang binibigyan ng pinakamataas na importansya. Kaya lahat ng mamamayan sa isang bansa ay mayroong karapatan sa buhay. Mahalaga na mapangalagaan natin ang buhay ng isang tao. At sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan sa ating buhay, ay makakamit natin ito. Ang karapatan naman sa kalayaan ang siyang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Kung wala ang kalayaan, walang silbi ang ating buhay. Kaya isa rin ang kalayaan sa pinapahalagahan sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng karapatan sa kalayaan. Ang karapatan naman sa kapanatagan o security ang siyang nagbibigay ng kasiguraduhan sa buhay ng tao. Kaya malaya nating nagagawa yung ating mga gustong gawin o yung mga nais nating gawin dahil mayroon tayong kapanatagan o panatag tayo. At ito ay dulot ng karapatan natin sa kapanatagan natin sa ating sarili. Next, right to equal protection before the law. O sa Tagalog ay yung pagkakapantay-pantay natin sa harap ng batas. O pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas. Pwede rin natin sabihin na pagkakapantay-pantay sa mga mata ng batas. O legal na pagkakapantay-pantay, ito yung prinsipyo na dapat bawat individual ay tratuhin natin ng pantay sa pamamagitan ng batas. Ibig sabihin, dapat mayroon tayong garantiya na walang individual o grupo ng mga individual ang dapat manguna o dapat maging privilege o discrimination laban sa ating gobyerno. Ibig sabihin, right to equal protection before the law,
ang bawat isa sa atin ay dapat tratuhin ng pantay sa ilalim ng batas. Ano man ang ating lahi, ano man ang ating kasarian, ano man ang ating bansang pinagmulan, ano man ang ating kulay, saan man tayong ethnic group na bibilang, ano mang relihiyon mayroon tayo, mayroon man tayong kapansanan, o iba pang katangian. Ibig sabihin, walang pribilehiyo, walang diskriminasyon, o dapat hindi maging bias ang ating batas. Next. Right to freedom of assembly. Yan. Karapatan ng bawat individual at ng bawat grupo na magtipon-tipon o magsama-sama. Bakit natin ginagawa ito? Ginagawa natin ito upang ipahayag, ipalaganap, at ipaglaban yung mga ideya natin. Bakit natin ito ginagawa? Upang makamta natin yung pagkakaisa. Bakit natin ito ginagawa? Itong right to freedom of assembly ay kabilang sa tinatawag natin na political rights. Tayong lahat ay mayroong karapatang magtipon sa mga pampublikong lugar para makamta natin yung ating mga pangarap o adikain. Pwede natin itong gawin ng kahit anong oras, kahit sa saang lugar at sa kahit paanong paraan na gugustuhin natin. Pero hindi natin pwedeng pilitin yung ibang tao, ang iba na sumama sa ating grupo kung hindi naman nila gusto. Sa madaling sabi, sa madaling salita, hindi natin sila pwedeng pilitin o walang pilitan na magaganap dito sa tinatawag natin na right to freedom of assembly. Letter I, right to be free from torture. Yan. Kapag sinabi natin na right to be free from torture, diba kanina nga sinabi natin na ang bawat tao ay mayroong karapatan sa buhay, mayroong karapatan sa kalayaan, at mayroong karapatan sa security. Ibig sabihin, pinapahalagahan natin ang buhay. Kaya dapat walang aalipinin, walang mga bubusabusin, o ipinagbabawal yung kahit anong manganyo ng pangaalipin o pagpapahirap o pananakit. Walang sino man ang pahihirapan o lalapatan ng parusa sa hindi makataong paraan. Walang lalaitin. Ibig sabihin, kumbaga ay, di ba, naniniwala tayo na hindi dapat tayo ang magbigay ng parusa sa isang tao. Hayaan natin na ang batas ang magparusa sa isang tao kung siya man ay napatunayan na nagkasala. Huwag natin silang i-torture o saktan. Next. Right to freedom of expression. Yan. Mayroon tayong karapatan sa malayang pagpapahayag. Mayroon tayong karapatan na ipahayag ang ating mga opinyon, ang ating mga impormasyon. At ito yung tinatawag natin na freedom of speech. Malaya tayo o malaya ang isang tao na magpahayag at maglahad ng kanyang mga opinyon, mga saloobin, o
nararamdaman base sa kanyang sitwasyon o pangyayari. Ang Pilipinas, tayo ay isang demokratikong bansa na isa tayong demokratikong bansa at mayroon tayong type of government na tinatawag natin na democracy o demokrasya. Ang ibig sabihin nito ay isang sistema ng pamamahala na ang kapangyarihan ay nasa mamamayan. Tayo bilang mamamayan, binigyan tayo ng pantay ng mga karapatan at pribilehiyo upang tayo ay malayang makilahok sa mga usapin. Usaping pampolitika, usaping landipunan, usaping pangkabuhayan, usaping pangkultura, para masiguro natin na ligtas tayong lahat o masiguro natin na tayo ay mayroong kaligtasan. Freedom from discrimination. Ayan. Sa ating konstitusyon, kaya natin pinapag-aralan ng civil and political rights kasi dapat hindi kakitaan ng diskriminasyon ang ating lipunan. Kagaya na lamang ng diskriminasyon sa ating mga lahi, sa ating mga kasarian, sa ating kalagayan sa lipunan. Halimbawa ay yung karapatang mag-aral sa Pilipinas. Diba? Ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, sila ay naglalaan ng financial support para sa mga estudyante. Ang ating pamahalaan, sila ay nagpapaunlad ng curriculum. Nagpapatayo ang ating pamahalaan ng mga paaralan sa mga liblib na lugar at iba pa. Dapat iyon ay makuha ng anumang lahi. Babae man o lalaki, mayaman man o mahirap. Ang karapatan natin sa kalayaan ay makikita natin sa pagbibigay natin ng pagkakataon sa mga individual o sa bawat individual o grupo na magkaroon ng pagpapahayag ng kanilang reforms o reforma. At diba, iyan ay nakikita naman natin sa mga media at tuwing mayroong rally. Next, access to the judicial system. Yan. Kapag sinabi natin na access to the judicial system, okay, di ba, sa ating government, mayroon tayong 3 branches of government. At isa doon, di ba, una, executive, legislative, at ang isa doon ay ang judicial branch o yung tinatawag natin na judicial system o yung tagapaghukom. Yan. Lahat tayo ay dapat makamtan ng pantay-pantay yung hustisya na gusto natin upang maayos yung mga hindi pagkakasunduan, yung mga away, yung mga sigalot, yung mga gulo, andyan si judicial system. At lahat tayo ay mayroong karapatan sa batas. Next. Participation in political life. Yan. Bakit mahalaga na tayo ay makilahok? Mahalaga yung tinatawag natin na participation in political life kasi ibig sabihin, ang pakikilahok ay yung pagsali natin o pagsali ng ating sarili doon sa mga gawain na pinagkakaabalahan ng bawat grupo o ng isang komunidad o ng isang pamayanan. At kapag tayo ay nakikilahok,
dapat ito ay kusang loob. Kusang loob natin itong gagawin at mayroon tayong iisang hangarin. Ang hangarin natin ay matapos ito at makamtan kung ano man yung layunin ng grupo. Lahat tayo ay mayroong karapatan. Mahalaga ng bawat isa ay makibahagi sa pagkamit ng layunin ng bawat grupo. At makilahok tayo dahil gusto natin na mayroon tayong makamtan. Bilang isang tao at bahagi ng isang lipunan, mayroon tayong tungkulin na makilahok doon sa mga bagay at pangyayari na alam nating makabubuti para sa ating bayan, para sa ating komunidad. Tungkulin natin na gamitin iyong mga kaalaman at iba't ibang talento na mayroon tayo para tayo ay makatulong sa ating komunidad o sa ating bansa. Next, freedom of religion, letter M. Mayroon tayong iba't ibang paniniwala. At mahalaga na mabigyan tayo ng kalayaan na pumili ng relihiyon dahil ang relihiyon ay tinuturing natin na isang personal na bagay. Ibig sabihin, ang ating mga paniniwala ay hinuhubog ng iba't ibang factors kagaya ng ating paligid, ng ating environment, ng ating family, ng ating nagkakaroon tayo ng kalayaan sa pagpili ng ating relihiyon. Pwede tayong mamili sa kung saang simbahan tayo pupunta at pwede rin naman na hindi tayo maniwala sa simbahan. Kaya nga mayroon tayong mga tinatawag na atheist. Kung tayo ay may kalayaan na mamili, mas mabibigyan natin ang lahat para sa relihiyon na ating pinili. Kaysa kung ikaw ay pinilit lamang ng isang estado, ng isang pamahalaan o ng gobyerno o ng magulang mo na dapat ito ang ating maging relihiyon, huwag dapat ganun. Kaya nga diba sinasabi na ang relihiyon ay isang personal na bagay. Dapat ikaw mismo ay mayroong tinatawag na personal conviction. Kung ikaw mismo ang pumili ng iyong relihiyon, may garantiya na magiging tapat ka sa iyong paniniwala doon sa relihiyon na iyong pinasok o sinasamba o pinananampalatayan. Next. Access to information. Dapat magkaroon tayo ng access sa impormasyon. Isa rin ito sa pinakamahalaga na dapat ang bawat individual ay magkaroon. Bakit? Kasi kapag mayroon tayong access sa information, natututo at pwede tayong umunlad bilang isang individual. Katulad na lamang ng mga impormasyon na ating nakukuha sa ating paaralan, ito ay karunungan na dala natin upang mahubog tayo bilang isang edukadong tao. Sa pamamagitan ng mga impormasyon na ating nakukuha sa ating paaralan, nagkakaroon tayo ng mga trabaho. At ang mga trabahong ito ay ang mga profesyon na hinahangad natin. Ilan din sa mga impormasyon na ating nakakalap ay mula doon sa mga pangyayari sa ating buhay. Katulad na lamang ng mga balita, mga karanasan natin sa ating pamumuhay, malaki yung ambag nito para tayo ay maging matagumpay
at para tayo ay matuto sa ating buhay. Lahat ng uri ng impormasyon ay malaki yung nagiging epekto sa ating pagkatuto at pag-unlad bilang isang individual. Kung wala ang mga ito, mananatiling walang pag-unlad ang bawat Pilipino. Next, letter P, right to private and family life. Yan. Darating tayo sa punto na tayo ay magkakaroon ng sariling pamilya. Magkakaroon tayo ng mga anak, magkakaroon tayo ng asawa, tayo ay ikakasal. Karapatan at tungkulin ng bawat isa na igalang ang kasal. Harugain ng bawat magulang ang kanilang mga anak at siyempre patatagin ang kanilang pamilya. Right to private and family life dapat gawin ng isang pamilya kung ano yung karapat-dapat para sa kanilang pamilya at para sa kanilang mga anak. Kaya private and family life. Hindi natin pwedeng pakialaman ng isang pamilya, ang mga magulang, kung ano man yung gusto nila para sa kanilang mga anak as long as ito ay nasa mabuti or mabuting paraan. Letter Q, property rights. Karapatan ng bawat isa ang magkaroon ng mga pagmamay-ari. Yan. Yung property rights, right to property rights, ay inikilala ng ating batas bilang protection natin doon sa mga karapatan ng pagmamay-ari natin. Halimbawa na lamang kung ang isang individual ang original na gumawa ng bagay na to, example, gumawa ka ng isang story, ng isang kwento, ng isang tula, o anumang gawang literature, o yung mga nakalimbag sa ating mga aklat, sa ating mga pahayagan, sa ating mga dyaryo, sa internet, sa ating thesis, sa ating mga journal. Yan. Ibig sabihin, ito ay sarili nating gawa at original na gawa natin. Mahalaga na pahalagahan natin at isang mahalagang o isang pagpapahalagang iginagawad sa mga lumikha o mga original na lumikha na mga bagay na to ay yung patuloy na paggalang natin sa kanila. Pag-acknowledge doon sa kanilang mga nagawa para masabi ng isang individual ay mayroong tinatawag na right to property rights or property rights. Kabilang dito yung pagmamay-ari ng mga ari-arian na mayroon ka, o mga gano'n ka. Next, letter F, freedom of movement. Freedom of movement, karapatan ng isang individual na malaya siyang makalipat upang manirahan sa ibang lugar. Yan, kung gusto ng isang tao, ng isang individual na lumipat at manirahan sa ibang lugar o sa isang lugar, ito man ay yung tinatawag natin na internal migration at international migration, dapat itong payagan ng bawat bansa o ng isang bansa. Kung mangyayari iyon, maaaring
walang discrimination, walang pag-aaway sa bawat lahi. Yan. Sa ang bansa man, naroroon ang bawat individual, yan, dapat silang tumanggap ng ibang lahi. Dahil kung sila din naman ay magiging workers o residents sa bansang iyon o sa lugar na iyon ng mahabang panahon, mapapaunlad din naman ang bawat individual na ito ang ekonomiya ng bawat bansa. Siyempre, maliban sa mga tao na mayroong mga criminal records sa ibang mga bansa, dapat yun, dapat nila iyong hindi tanggapin kasi nagkaroon ka ng criminal records, hindi ka dapat tanggapin ng isang bansa. Next, right to seek asylum. Yan. Right to seek asylum, mayroon kasi tayong mga tinatawag na refugees. Yung ating mga refugees, they are unable or unwilling to return to their homes or to their country. Kasi mayroong mga hindi magaganda o negatibong pagpapasya o mga aktibidad na nagaganap sa kanilang lugar. Kaya sila ay humihingi ng tulong sa ibang bansa. Yan. Kung ang isang tao ay hindi ligtas sa kanyang sariling bansa, siya ay mayroong karapatan na humingi ng tulong sa iba pang bansa. O pwedeng ampunin ng ibang bansa, kaya nga tinawag na asylum, pag-ampon o ampon, pwedeng ampunin ng isang bansa yung mga tao, yung mga refugees na ito, kung sila ay hindi ligtas sa kanilang sariling bansa. But those are the examples of civil and political rights. The Filipinos were deprived of the barest civil and political rights by the government of Spain and the Philippines, or at least by the Spanish officials and administrators who abused their authorities. Thus, the Filipinos clamored for reforms. Two prominent organizations seeking changes for the Filipinos to gain more freedom were the Propaganda and the Katipunan. Dr. Rizal figured well in the Propaganda. He was an advocate of the organization's objectives. And sabi, ang mga Pilipino noong unang panahon ay pinagkaitan ng tinatawag natin na civil and political rights ng gobyerno ng Espanya. Or at least ng mga Spanish officials and administrators. Inabuso ng gobyerno ng Espanyol, lalong-lalo na ng mga praile, ang karapatan ng mga Pilipino. Kaya hindi yun tanggap, siyempre, ng mga Pilipino. Kaya nang magkaroon sila ng tamang kaalaman, they clamored for reforms. At dalawa nga sa organisasyon na naglalayo na magkaroon ng pagbabago para magkaroon ng kalayaan ng Pilipinas ay ang Propaganda Movement at ang Katipunan. Sa Propaganda, si Dr. Rizal ang nanguna. Dr. Rizal figured well in the Propaganda. Siya ang advocate of the organization's objectives. Let's talk about Propaganda Movement. And ano yung objectives ng tinatawag natin na Propaganda Movement? Una, representation of the Philippines in the Spanish Cortes. Dahil hindi naman mga Pilipino ang namamahala sa ating gobyerno
ang Spain ay nagpapatala ng Spanish Governor General sa Pilipinas para siya ang mamahala sa bansang Pilipinas during that time, isa sa objective o layunin ng propaganda ay magkaroon ang Pilipinas ng representasyon sa Spanish Cortes o sa pamahalaan noong unang panahon, sa panahon ng mga Kastila. Next, right for diocesan clergy to administer parishes, yung tinatawag natin na secularization. Kapag sinabing secularization, paghiwalay ng mga paring Espanyol sa mga paring paghiwalay ng mga paring Pilipino sa mga paring Espanyol. Gusto ng mga paring Pilipino na magkaroon sila ng sariling simbahan. Kaya rights for diocesan clergy to administer parishes. Ang mga Pilipinong paring ito ang silang nagkakaroon sila ng karapatan na mamuno sa kanilang sariling simbahan at hindi sila dapat pakialaman ng mga paring Espanyol o mga paring Kastila. Next, equality of Spanish and Filipino and equal opportunity to enter government service. Yeah. Pantay-pantay dapat ang mga Pilipino at ang mga Espanyol. Walang nakatataas, walang nakaangat, walang diskriminasyon. At kung ano-ano yung mga oportunidad na ibinibigay ng gobyerno, dapat mayroon pareho. Pareho ang Espanyol at ang mga Pilipino. Kapag may mga serbisyong pinapatupad ang gobyerno, dapat ito ay makamit ng lahat. Pilipino ka man o Espanyol. Spanish citizenship to Filipinos. Yeah. Bigyan ng pagkakataon na kung gusto ng mga Pilipino, na Pilipino ang kanilang maging citizenship, dapat hindi sila tinutukulan. O hindi lang dapat Spanish citizenship ang pinapaboran. Recognition of the Philippines as a province of Spain, ang tinatawag natin na assimilation. Yan. Gusto ni Rizal na ang Pilipinas ay kilalanin bilang lalawigan o probinsya ng Espanya. Abolition of the mandatory polo e-servicios and the bandala. Yan. Tanggalin daw yung sapilitang pagtatrabaho ng mga Pilipino. Kahit bata ay nagtatrabaho. Yan. Alisin. Pati yung mga buwis o yung mga bandala o yung pagbili din ng gobyerno ng mas murang halaga sa mga produkto ng mga Pilipino. Alisin daw yun. Yun ay isa sa layunin ng propaganda movement. Recognition for basic freedoms of people in the Philippines. Although Rizal was not a katipunero, the Katipunan was inspired by his ideas. Yan. Magkaroon ang mga Pilipino ng basic freedoms o pagbibigay ng iba't ibang mga karapatan. Kasi pag mayroong karapatan ng mga Pilipino, ibig sabihin mayroong mga basic freedoms. Sabi dyan, although Rizal was not a Katipunero, the Katipunan was inspired by his ideas. Hindi naman si Rizal nakipaglaban. Hindi siya gumamit ng sandata at hindi siya parte sa tinatawag natin na revolusyon. Pero hindi siya parte mismo doon sa naganap na revolusyon. Pero may malaking ambag siya doon. Bakit? Ating alamin. Okay, these are the main objectives of the Katipunan. Una, political. Kapag sinabing political,
independence or separation of the Philippines from Spain. Ito yung Katipunan or yung KKK. Sila ay nakipaglaban sa pamagitan ng tinatawag natin na revolution. Ito ang gusto ng KKK, ng mga Katipunero. Ang Pilipinas ay makalaya sa panlulupik upang aabuso, pananakop ng mga Espanyol at magkaroon ng freedom, kalayaan, independence ang bansang Pilipinas. Pagdating naman sa moral, siyempre dapat magkaroon ng good manners, hygiene, siyempre good morals, and rejection of religious fanaticism and weakness of character. So dapat maging mabuting tao, maayos ang kalusugan, maayos ang both spiritual, emotional, physical aspects of life ng mga tao. Good morals, in a way na alam natin dapat kung ano yung mga tama sa mali at kung ano yung mabuti sa masama. And when it comes to religious fanaticism, oo, pwede nating maging gabay or guide si relihiyon sa pang-araw-araw nating buhay. Pero dapat hindi humantong doon sa kahit mga pari ay sinasamba na natin. Religious fanaticism and the weakness of character. Pagdating naman sa civic, self-help and the defense of the poor and the oppressed. Yan. Civic, dapat may pagtanggol natin ang mga sarili natin. Andito ang Katipunan, ang KKK, para kung mayroon mang problema ang bawat dalawigan o ang bawat lungsod noong unang panahon, ay may pagtanggol nila o matulungan ng Katipunan o ng bawat kasapi o miyembro ng KKK o Katipunan ang mga lugar na ito. Kung sakaling magkaroon ng pananakop sa isang lugar, andyan at handang tumulong ang KKK o ang ibang mga lalawigan, ang ibang mga probinsya para tulungan ang isang probinsya na nagkakaroon ng mga problema. Yan. Yun ang main objective sa Katipunan. Kaya, oo, si Rizal ay nahatulan ng kamatayan. Pero ginamit ng mga Katipunero bilang inspirasyon ang kanyang mga ideals. Ginamit ni Rizal, ginamit ng mga Katipunero ng Katipunan ang mga ideals ni Rizal para magpatuloy. Lalong-lalo na yung dalawang nobela. Naging inspirasyon ito para sa mga Katipunero para bigyan ng kalinawan ng kanilang mga isip, buksan ang kanilang mga isipan na dapat makalaya. At dahil doon, nagkaroon tayo ng tinatawag natin na Philippine Revolution. At dahil sa Philippine Revolution, nagkaroon tayo ng tinatawag natin na independence, freedom. At sa kasalukuyan, dahil mayroon tayong independence o kalayaan, mayroon tayo ng tinatawag na civic and political rights, human rights.